13:17, Sunday's Gospel. At the time, Jesus arrived from Galilee and came to John at the Jordan to be baptized by him. But John tried to prevent him and said, "How is it you come to me? I should be baptized by you." But Jesus answered him, Let it be like that for now, that we may fulfill the right order." John agreed. As soon as he was baptized, Jesus came up from the water. At once the heavens opened and he saw the Spirit of God come down like a dove and rest upon him. At the same time, a voice from heaven was heard, "This is my Son, the Beloved. He is my chosen one." Mga kapatid, ang mabuting balita ng atin pong Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. You may remain standing. Amen. Okay, brothers and sisters, ang bibigyan ko dito ng diin, una, the baptism of Jesus. And then secondly, the voice from heaven saying, "This is my Son, the Beloved. He is my chosen one." The voice from the Father. Amen. Yang dalawang yan ang bibigyan natin ng pansin. Una, the baptism of Jesus Christ. Mga kapatid, una, konti tayong doktrina. Konting doktrina. Ang madalas tinutuligsa, isa sa mga tinutuligsa ng mga ibang sekta sa ating Catholic beliefs or practice ay ang infant baptism. Dalang sabi nila, bakit kayong Katoliko, bata, binibinyagan nyo, wala pang isip yan, hindi pa nakakaintindihan. Hindi pa makakasagot sa kanyang pananampalataya. Merong rin rason, di ba? Samantalang si Kristo bininyagan siya, may edad na siya, mama na siya. Ilang taon si Jesus nung siya binyagan ni Juan? Well, 30. May tinatawag sa buhay ni Jesus na the hidden life of Christ. Yung hidden life of Christ ay mula 12 years old up to bago mag-30. Ibig sabihin, hindi naman si Kristo nagtago. Wala lang record sa Bible ano mga ginawa niya from 12 to 30. Amen? Basta makita lang natin ang may record sa Bible, nung isilang siya hanggang mag-12 anyos, tapos from 12 years old up to 30, wala. Tapos bigla na lamang siya lumabas, mama na siya. At ito eksena, binibinyagan siya ni Juan. Nagulat pa si Juan, "Bakit ikaw magkapabautismo sa akin? Dapat ikaw magbaptize sa akin." Sabi ni Lord, "Hayaan mo nang maganap ito ngayon para magawa natin ang kalooban ng Diyos." What a humility. Amen? Mula sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid ko. At ganoon din kay John, humble din siya. "Bakit ako magbabauta sa iyo? Dapat ikaw magbaptize sa akin." Amen? Hindi yan sinabi, nakita niya, si Jesus ha, lumuluhod sa harap ko, hindi siya nagyabang na gano'n, mga kapatid ko. Ngayon, ang bautismo ng ating pong Catholic Church, nung una rin ganyan, adult baptism. Ang binyaga noon, mga panahon noon, the early Christians, ha, yung early Christian practices, sinusunod nila ang bautismo ng Hudyo na binibinyagan ang magiging Kristiyano na may edad na at may isip na para silang makasagot sa itinatakwil mo ba si Satanas? Opo, itinatakwil ko. Ha? Tinatanggap mo ba si Kristo bilang iyong Panginoon at Diyos? Opo, tinatanggap ko. Adult binibinyagan para makakasagot yung bibinyagan sa mga itatanong sa kanya. Pero sa atin, mga kapatid ko, ngayon ang ating practice, bata, binibinyagan. Sino sumasagot sa kanyang pananampalataya? Parents, magulang at ninang. Ninong at ninang. Ngayon, kaya meron tayong tinatawag na kumpil. Sa English ay confirmation. Ha? Ito namang kumpil ay isinasagawa kapag ka ang bata ay may isip na, usually at the age of 12. Yan. Siya na ngayon ang sasagot sa kanyang pananampalataya at hindi na yung kanyang ninong at ninang. Pero meron pa rin ninong at ninang ang kumpil, mga kapatid. Siya ngayon ang magsasabi, "Itinatakwil ko si Satanas."
Tinatanggap ko si Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At ang gagawin ng mga ninong at ninang at ng mga magulang, tutulungan ang bata sa kanyang paglaki upang siya'y lumaki na isang mabuting Kristiyano. Amen? So mga kapatid, ngayon, nakita ng ating pong simbahan unti-unti habang tumatakbo ang panahon, nakita ng simbahan na hindi naman masama, hindi bawal, at hindi makikita sa Biblia na ipinagbabawal ang pagbibinyag sa mga bata. Okay? Totoo, ang practice ng mga Hudyo, katulad ni Kristo, ay adult baptism. Pero hindi nakalagay sa Biblia na ipinagbabawal ng Biblia na huwag bibinyagan ng bata. Ang makikita natin sa Biblia, Matthew o Mark chapter 10:13, nang dinadala ng mga magulang ang kanilang mga anak kay Kristo, nagalit ang mga alagad. Sapagkat naiingayan sila sa mga bata at pinigilan nila at sinaway ang mga magulang na huwag dalhin ang mga bata kay Jesus. Anong ginawa ni Kristo? Nagalit si Jesus sa mga alagad at ang sabi ng Panginoon, huwag niyong hadlangan ang mga batang iyan sa paglapit sa akin, sapagkat sa mga batang iyan nagahari ang Diyos. Yes. Kaya makita niyo, ang mga bata, welcome kay Jesus. Amen. Amen. Kaya si Kristo, meron tinatawag po tayong presentation of the child Jesus doon sa loob ng templo. No? Bata pa siya, wala pa siya, dinalala siya ng kanyang mahal na ina tsaka ni Joseph sa temple. Amen? So yan ang tungkol sa infant at baptism ng adult. Okay? Ngayon, meron silang ginagamit na teksto sa Biblia. Dito kay Matthew, Mark, Luke. Oh, ang sabi nila, ang ginagamit nilang teksto ito, nakalagay sa Biblia, turuan muna sila at pagkatapos sila binyagan. So paano matuturuan ang batang wala pang isip? Amen? Ang tawag doon, adult. Ikinig mo ba kayo? Amen. Adult. So, katulad ng practice noon, may edad na, tuturuan muna, ikakatekize. At kapag kasi nakatekize na, tsaka siya bibinyagan. Yun ang adult. Pero, may nakalagay din sa Biblia kay Mark, kung ako nagkakamali, sabi, bautismuhan nyo sila. At pagkatapos, sila ituruan. Ito naman sa mga bata. I-baptize muna, dahil hindi pa sila marunong. At kapag ka may isip na, tsaka turuan. Amen. Yan ngayon ang ating practice. Infant baptism. Amen? Ngayon, mga kapatid ko, bautismo. Nung si Kristo'y binautismuhan, may nadinig na tinig sa ilang o may nadinig na tinig mula doon sa langit nang ito'y bumukas. Amen? Ang nangyari doon, bumaba ang kalapati sa shoulder ni Jesus at nakadinig sila ng tinig mula sa itaas na nagagaling sa Ama na nagsasabing, "Behold, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan." Okay? Yun pong tinig ng Ama na nagsasabing, ito anak ko na lubos kong kinalulugdan, ay may kaugnayan doon sa kanyang baptism. Amen. Ano kaya ang kaugnayan? Mga kapatid ko, tandaan po nyo na yung bautismo kay Jesus, bagamat wala siyang kasalanan, ay isang paghahanda sa kanyang misyon. Okay? Sa mga Hudyo, ang mga lalaki ay gumaganap sa kanilang misyon at the age of 30. Ready na siya ngayon. Tapos binabautismuhan. Kaya si Jesus, nagpasimula siya ng kanyang public ministry at the age of 30. At ilang taon siyang nag-public ministry? Ilang taon? Ilang taon si Jesus gumanap sa kanyang ministeryo? Ilang taon? Tatlo. 3 years. So, 3 years of public ministry, kaya namatay siya at the age of 30. Lumabas si Jesus bilang isang mama, ready for his mission at the age of 30, at yung kanyang ministry, 3 years, at namatay siya at the age of 33. Nakikinig mo ba kayo? Amen. So, yung kanyang baptism is a preparation for his public ministry. Makinig ko kayo mabuti. Amen. Preparation for his public ministry. Ngayon, tanong, sino sa inyo ang hindi pa nabibinyagan, tasang kamay? Sila. Ha? Sino sa inyo hindi pa nakakatanggap ng sacrament of baptism? So lahat tayo dito, baptized, di ba? Kaya ang tawag sa inyo ay Kristiyano. Chris? Kristiyano. Ano, ha, mga kapatid ko. Ngayon, Kristiyano, being a Christian is not a mere title. Being a Christian simply means mission. Missionary, mga kapatid ko. Kaya lagi sinasabi natin na mga migrant workers na nagkalat all over the world
ay hindi lamang nandun sa mga iba't ibang panig ng mundo para maghanap buhay, kundi sila'y naroroon para magbigay buhay. Amen.